Magandang gabi po sa ating pong lahat, mga OFW sa iba't ibang panig ng mundo at ganoon din po sa bansang Pilipinas. Ibibigay ko po yung summary po ng ating overseas absentee voting simula pa po noong April 13 hanggang po sa kasalukuyan hanggang kanina po. Doon sa mga hindi pa po nakapanood doon sa mga live ko noong una, baka natabunan na po kasi. Hi, Madam. Sige, invite mo ulit ako, Ma'am Grace Conching. Paki-invite mo ulit ako. Sorry po, hindi ko na-accept ka agad. Pwede mo po ako invite ulit. Si Madam Grace Conching po, she's watching from Canada. Siya po yung supporter po ni Glenn Chong and Larry Gadon. Ma'am, you can invite me again, please. Sorry po, hindi ko na-accept ka agad. Magandang gabi po sa inyong lahat. Noong April 13 po, ito po yung lima lang po yung nakuha ko po noon, naitala po noong April 13 kasi ang sa akin kasi parang okay na lang yung top 5, pero marami pong nag-request na kung pwede hanggang top 12 po lahat. Good evening po. Good evening sa Canada po. Salamat po sa panonood ninyo. Salamat po at nakiki-join po kayo rito. Hello, Miss Annie. Kaloy Reginald Marshall. Where are you from? Salamat sa panonood. Yung April 13 po natin, yung summary ko po hanggang top 5 lang. Hindi ko na po naitala po kasi yung mga hanggang sa 12 senator. Pero yung iba po, good evening, Tol Lorraine. Yung iba, naitala ko na po itong mga nakaraang araw na po kasi marami na pong nag-request. So, nung tali natin sa exit poll nung April 13, yung number 1 po ay si Marcos, number 2 si Dr. Ong, ang number 3 natin ay si De La Rosa, number 4 natin si Bongo, at ang number 5 po natin si Attorney Larry Gadon. That was nung first day po ng botohan nung April 13 po 'yan. Meron po akong total number of vote sa bawat isa pong senator, pero hindi ko na po pwedeng sabihin po sa inyo yung mga total number of vote nila kasi confidential po ang mga ito at ipapasa ko lang po ito sa kinauukulan. Ipinasa ko lang po ito sa mga lawyer po o staff po ng mga kandidato. Kaya hindi ko na po pwedeng ipasa po sa inyo dito o elaborate pa sa inyo ngayon. Yung April 14 naman, yung pong nanguna ulit, si Amy Marcos po, ang pangalawa si Dr. Ong, ang number 3 po si Larry Gadon, number 4 si De La Rosa, at ang number 5 po ay si Bong Revilla. Noon naman pong April 15, yung ating pong tali nung number 15 sa exit poll, bali 298 po yung nakaboto nung April 15. Meron din po ako report dito doon sa malfunction machine. Actually nung April 15 doon sa report ng malfunction machine nan PCOS status performed properly. At yung exit poll tally natin ay number 1 po si Dr. Ong. That was April 15 po. Number 2 si Amy Marcos. Ang number 3 si Larry Gadon. Number 4 si Glenn Chong. At number 5 po si De La Rosa. Tapos noong April 16 po, yun namang number of voters po natin, 300 initial. Yung mga malfunction machine natin, dalawang unable machine reported. Tapos PCOS status po natin, nag-i-stack upon printing. Tapos meron pong isang completely failed. Exit poll tally po natin, number 1 po si Marcos. Number 2 po si General De La Rosa. Number 3, Larry Gadon.
Number 4, Dr. Ong. At number 5 po natin ay si Glenn Chong. That was April 16 exit poll. Tapos eh okay na naitala ko na po yung mga hanggang 12. Ang number 6 po natin ay si Bongo. Number 7 natin si Angara. Top 8, Pia Cayetano. Number 9, Tolentino. Number 10, JB Ejercito. Number 11, si Alunan. And number 12 is Indrile. Tapos noong pong April 18 naman number of voters natin 300 initial po according po to our source in the consulate po. Yung PICOS machine status po natin, dalawang machine malfunction. Yung remedyo po nila, nag-replace po sila ng dalawa pong machine. So ang exit poll tally po natin that day sa April 18, 2019, ang number 1, Amy Marcos, number 2, Glenn Chong, number 3, Larry Gadon, number 4, De La Rosa, at ang number 5, si Dr. Ong, type po sila ni Bongo, ang number 6, Tolentino, number 7, Angara, number 8, Villar, number 9, Cayetano, type po sila ni JV Ejercito, number 10, Manikad, at number 11, si Bong Revilla, and number 12 is Dong Mangundutato. Tapos yung today po, yung today naman, ang number 1 po ay si Marcos, ang number 2 si Glenn Chong, number 3 Sir Larry Gadon, number 4 si Bongo, ang number 5 po si Bato or General De La Rosa, number 6 Dr. Ong, number 7 Tolentino, number 8 JV Ejercito, ang number 9 po si Cayetano, number 10 si Villar, number 11 Manikad, and number 12 is Boots Valdez. Yung pong mga exit tally po na ginagawa po natin, meron po kaming total number of vote kada senator. Tapos yung ating party list po natin, nangunguna po, may mga time po na nangunguna po yung landslide talaga po si Idol Rafi. Yung Axe 101 po ni Idol Rafi, talagang malayo po yung agwat po nila doon sa ikalawa. Ang pumapangalawa po ang Sibak, hahabulan po sila ni mismo Kauson, yung kasosyo niya. May time na number 1 po si Idol, pangalawa po si Mo Kauson, pangatlo po si Sibak, tapos balitaran na naman po sila, number 1 si Idol, pangalawa po Idol Rafi, pangalawa po si Sibak, pangatlo si Mocha Uson. So meron na naman pong araw na nag-change na naman po sila, nagsasalitan po sila, pangalawa po ulit si Mocha Uson, pangatlo po si Sibak. Yan lamang naman po yung mga naglalaban-laban pong malalakas po sa party list. So, minsan nakaka-top 5 po si PBA. Ika-apat po yung Duterte Youth. May mga chance pong ganun. Pero ang masasabi ko lang po, yung party list, yung tatlo pong malalakas lang po, yan po yung kay Idol Rafi, tapos kay Miss Mocha Uson at saka kay Sibak. Yan po yung lagi pong malakas. So hanggang top 3 po 'yon. Kasi ang pinaka hawak ko po kasi kung tutusin yung senator, pero yung aking mga kasamahan ko na kumukuha po ng exit poll ng party list, sila rin po yung nagre-report sa akin kung sino po yung malalakas po sa party list po. So, yung ating pong problema ng machine naman po, medyo gumagaan naman po na po siya.
although may mga paminsan-minsan pa pong report, yung kanina po meron ano, meron pong nagblanko ulit kasi na overboat po siya. Kaya pa yung payo ko po lung, ko pa lang po doon sa mga ano, okay lang po ma'am. Welcome po Miss Grace coaching from Canada. Yung request po nyo kanina, okay na ho ba? Tapos yung ano po, yung problema po natin diyan sa ano, sa mga Picos machine, hindi na po ganung katindi ng mga nakarang araw, pero may nablangko na naman po kanina kasi nga po pag nag-overboat po tayo, hindi po talaga tinatanggap po ng machine na 'yon. Sana maunawaan. Eh yun naman po, inuunawaan din naman natin 'yon. Hindi po, hindi naman natin sinisisi yung mga officer po ng consulate. Kasi understood naman po na pagkakamali po ng mga voter yon. Pero ang tanong ko kanina, kay Consul kanina, tinanong ko siya, kasi sabi niya ganun, okay na raw yung machine, pero kanina sobrang lakas kasi ng ulan kanina. Kaya sabi ko, sir, sabi kong ganun, di ba ho, yung machine, ang problema po dyan sa machine, sa mga nakarang araw, ang paliwanag po ng mga ninyo, na dahil po sa humid po yung panahon, hindi ho pa yung araw pong ito, eh mas humid pa po, mas malakas pa humid ngayon dahil alakas po ng ulan. Hindi ba dapat mas may problema po sa ngayon? Pero ang sabi po ni Consul, sila raw po ay bumili sa Japan store, sa Japan store po bumili yata po sila ng ano, ng mga pad na pang ano dun sa humid. Kaya nabawasan na raw po yung ano, nababawasan po yung humid. Kaya tinatanggap na po ng scanner yung ating mga balota. Tapos ang kadalasan po reklamo po ng mga ano, ng mga kadalasang reklamo po ng mga butante, yung hindi po nila mapicturan yung kanilang mga resibo, yung hindi po nila mahawakan yung kanilang mga resibo po. Kasi oo nga naman po, tama naman po yung isang sabi ng kuya kahapon na kung bumili ka sa supermarket, di ba karapatan mo rin talaga na hawakan po yung resibo mo. Pero bakit dito sa pagboboto po natin, hindi natin po mahawakan yung ating resibo? Bakit wala po tayong karapatang hawakan yung ating resibo? Samantalang iyon po ay atin po mismo, yung mga resibong iyon, tayo po yung bumoto, dapat tayo may hawak sa mga resibong iyon. Tapos ang paliwanag naman po ng ano, ng officers po sa konsulado na may mga chances din kasi daw na pwede yung ibenta sa mga politician. Ewan ko po akong kung may katotohanan 'yon. Pwede rin po siguro, pero para po sa akin, parang bakit sila nag-iisip na gano'n na pwedeng ibenta yun sa politician, yung mga resibong yun. Tapos eh, sabi naman ng iba na oo nga daw may mga pagkakataon na gano'n na nagbebenta sila ng kanilang mga boto. Eh ang hamon ko naman dyan sa COMELEC. Kung yun ang kinatatakot nila na pwede itong ibenta sa mga politician, eh bakit lumalabas po na ano, na sila rin po doon sa COMELEC sa mga nakaraang pong panahon? Eh malaki po yung bayaran diyan, according to Attorney Glenn Chong. Doon po sa expose po ni Attorney Glenn Chong, na nagkakaroon ng malaking o nagkakabayaran diyan sa COMELEC na iyan. Eh bakit sila po may karapatan na ano? Ang ibig lang sabihin, ayaw po nila ipahawak to mga resibong ito sa mga butante para pagdating po doon sa COMELEC, sila po ang may karapatan yan. Ano ho ba yung, kayo po, ano po yung masasabi po ninyo para diyan sa hindi natin mahawakan yung ating resibo? Eh tayo mismo yung butante. Ano po ang tama o ano po yung yung tamang iniisip po ng mga taga COMELEC, yung kanilang point of view, bakit hindi po natin mahawakan yung ating mga resibong yan? Kasi nasa kanila naman po yung ano,
yung balota. Nasa kanila yung balota. Bakit may kahawak na silang balota? Dapat yung resibo sa atin na ng mga butante, di ho ba? Pero bakit pati yung resibo natin ipagkakait sa atin, samantalang sa tayo ang bumoto? Nasa kanila naman po yung balota. Yun yung hindi ko maintindihan din. Kaya tama rin yung sabi ng mga nagrereklamo na bakit hindi nila pwedeng mahawakan yung kanilang mga resibo, sila naman yung bumoto. Ang balota nila, nandun naman, iniwan nila yung mga balota nila. Kasi syempre, gusto rin ng mga bumoto na magkaroon sila ng katibayan. Na in case na magkaroon po ng bulilyaso o dayaan man, meron po silang ano, meron po silang ebidensya na sila'y bumoto. Kasi nga ba, 'di ba, yung mga nakaraan pong panahon dahil diyan sa magic matic na 'yan, ang dami-dami pong lumabas na patay na nga yung iba, bumoto pa. Namatay na nga sila. 'Di ba? Ganun po yung mga ano, yung mga dahilan dati diyan sa ano. So, tingnan po natin kung ano po yung kasi kailangan po yung karapatan natin po, kailangan din paglaban po din po natin. Ano ba sa tingin po ninyo, mga kababayan? Kung tama ba 'tong mga tiga-Comelec na 'to na kunin yung ating mga resibo at sila po yung humawak samantalang nasa kanya nila yung balota. Sa darat pagdating ng panahon na magkaroon po ng lokohan na naman dito sa Comelec, ano po yung laban nating mamamayan o tayong mga butante? Ano po yung laban po natin? Nasa kanila na po lahat ng ano. Sabi ko nga doon sa mga watcher, maski mag ano tayo rito, maski pala maghapon tayo at magdamag dito, hindi natin hawak ang PICOS, hindi natin hawak yung mga SD card, hindi natin hawak yung siyempre, sila po may hawak noon kung tutuusin. Paano kami nakakasiguro na yung mga tamang SD card na ano na ibinoto ng tao, ano record ng mga tao? Paano kami nakakasiguro? Kaya ang ginagawa po namin ngayon, po-focus po kami, ang iba nagpo-focus po kami talaga sa exit poll kasi yung mga tao po hindi yun magsisinungaling kasi pwede naman okay lang po sa kanila na pumirma po sila na yun ang binoto nila para in case po na magkaroon po ulit ng dayaan sigurado na pong ano, meron na po kaming ilalaban. Dito pa lang po sa Hong Kong, masyado po kaming nagpapakasipag po sa exit poll. Talaga pong meron po kaming record po para doon sa mga bumoto kay ganito, bumoto kay ganyan po. So pagdating po ng tamang panahon, pag kami po iniloko po ng Comelec o nagkaroon po ng lokohan, meron po kaming mga ebidensya po. Ito po yung aming mga ebidensya po. Pwede naming ilalabas ang mga ito. Malaking witness po ang mga ito, itong mga kasulatan na ito na ang mga tao ay bumuto kay ganito, bumuto kay ganyan. Natutuwa po ako na yung pong pag-exit poll po namin, marami po sa kabalikat po ng ating minamahal na Pangulo ang lumalabas po sa talaan at nangunguna po sa aming talaan. At salamat naman at yung ang mga tao ngayon ay hindi na po bobo. Matatalino na po ang mga tao ngayon. At salamat po sa isa nating politician na tunay nga na nagbubukas sa ating isipan na hindi na po tayo bobo. Kailangan po maging matalino po tayo sa pagpili po ng ating boboto. Vote wisely. At yan lamang po for tonight. Bukas po, ibibigay po namin sa inyo yung aming latest exit poll po for tomorrow. Pray for us po dito sa Hong Kong. At nawa magkaroon po ng malinis po na halalan. Dito sa Hong Kong, pwede po kami mag-testimony dito sa Hong Kong. Yung mga tama pong nakukuha namin sa exit poll, pwede po kami mag-testify kung kinakailangan. Sana pagdating sa butuhan sa Mayo 13 sa Pilipinas, nawa magkaroon po ng malinis po na halalan.
Kayong mga tiga Comelec, nawa po'y magising-gising na po kayo. Dahil hindi naman po kami naniniwala po na malinis po talaga po yung kaparaanan ninyo. Dito pa lang po sa boto po ng ating vice na si Bongbong Marcos, eh, sobra na pong kaduda-duda talaga yung mga ginawa po ninyo. Sana nga po matuto na po kayo at makonsensya na po kayo sa mga gawain ninyong hindi maganda. Yan lamang po at ay magandang gabi sa lahat mga kababayan. Ayon Rock reporting live, Hong Kong.